Welcome back to my channel. So for today's video, I'm going to teach you how I do my curls. Ni request ni Ate J. Hi Ate J. So usually naman talaga, hindi naman ako madalas mag-curl ng hair. Kasi pagbasa pa yung hair ko, ang ginagawa ko, binaban ko lang siya ng like paikot. Ibo-blower ko siya ng sobrang saglit, like yung parang ano yung word na yung malagihay? Is that the word? Tapos ibaban ko siya ng ganito. So right after work, pag nilugay ko siya, curly na siya. Kaya ganun lang ginagawa ko. And then minsan nire-remedyohan ko kami pupunta na akong party. But I think dun sa last video ko, yung 5-minute makeup, dun nag-curl ako ng hair. And yun yung ituturo ko sa inyo today. So without further ado, let's start. So, ang ginagamit ko lang talaga yung regular na pang-straight ng hair. Kasi dito ako mas comfortable magkulot. I have the, what do you call this? Curling wand. Pero, kahit may gloves talaga siya, napapaso pa rin ako. Para sa akin, hindi siya yung pang madali ang curl. Kasi ako nga, hindi naman ako ganun kasanay pang mag-curl lang nakaganyan. Tapos, nangangawit ako, tapos napapaso. Parang yung curl ko, yung iba malaki, yung iba maliit. Or talagang hindi ko lang siya binigyan ng chance. So, I don't know, pero, yeah, ang gagamitin natin ngayon, yung pang-straight ng hair. So, usually, yun nga, papatuyin ko yung hair ko. Then, pag dito sa left side, ang gagawin nyo, pa-left din. Pa-left yung way ng curl. Hindi ko nagigit sa sarili ko. Ganito. Pag dito sa side na to, usually away from your face. Same as dito sa side na to, away from your face. Tapos, kung gusto nyo parang natural curl lang talaga siya, yung parang I will up like this lang nakulot, gawin nyo salitan, like away, and then pakabilang way naman. Yun. Basta yun. Panoorin nyo lang parang kagad kahit. Tinuturuan ko kayo, di ba? So, yeah. Kukuha lang ako ng manipis na part. Yeah, this is suklay ko siya. And then, yung plancha. Ganyan. And then, curl. Ganyan ko lang siya kayo na-curl. Isang ikot lang or dalawa. And then, tatagalan ko lang ng konti sa dulo. And then, bitaw. See? Ganyan lang siya. Ayan. And then, kuha tayo ulit na isa pa. Ay, ang kapal. Ito lang ang ayoko pag nag-ayos ng buhok. Ang kapal kasi ng buhok ko, guys. Lugi-lugi talaga ako pag ayusan ng buhok. Talagang doon ako inaantok. Lalo pag kunwari hinahot oil ako or pinugupitan. Antok na antok talaga ako kasi nagtatagal talaga sila. Sobrang kapal ng buhok ko. Nanya, away ulit tayo. Away from here. Ayan. Ayan, ano nangyari sa dulo? Pag ganun yung nangyari, ikot nyo na lang ulit. Ganun. See, kulot-kulotchi na siya. Then, gawin naman natin yung towards your face naman. Parang kapal! See, naiinis ako mag-isa sa sarili ko pag ano. Ayan, ganyan. Tapos, ganito naman. By the way guys, nabili ko tong pang plancha ng buhok ko sa Walmart lang. I think it's $35. Ang tagal na kasi sa akin yan eh. Mga 2 years. Ganun. Yeah. Pero kahit $35 lang yan. The best siya gamitin kasi nabili siya uminit. Tsaka hindi nasisira yung hair ko. See guys, hindi ako ganun ka-expert mag-ayos ng buhok ko kasi nga, pag kinukulot ko yan, whatever lang pa. Parang ano lang, sabog-sabog lang siya, ganun. So, dito naman tayo sa kabilang side. Kung nagtataka kayo kung bakit wala akong in-spray or pinahit sa hair ko bago ako nag-plancha para hindi masunog yung buhok ko, dahil I tried those products before, pero talagang ang nangyayari, sobrang nag-o-oil yung buhok ko or nagkaka-dandruff ako. Ganun. Just, syempre, sino ba naman may gustong magka-dandruff, diba?
Tara lang ako naglalaro dito sa video na to. Trial and error. So, ayun na nga. Ayun na yung nangyari sa right ko. And then, sa left side. Iba, parang ginulugulo lang. Tapusin ko lang yung buong hair ko and I'll be right back. So, yeah, this is the finished product. Para lang siyang natural curls. Diba? Alam ko medyo magulo siya, pero this is how I curl my hair. And mas gusto ko siya talagang hindi pare-parehas ng way. And gusto ko lang talaga siya na parang magulo lang. Yan nga, iniiba ko pa yung hati ng buhok ko para lang talagang mag-volumize talaga siya. And ginugulo-gulo ko siya lagi. I don't use dry shampoo kasi nga magkaka-dandruff talaga ako. And yeah. Mas gusto ko yung curls the day after kasi talagang mas pak na pak na, parang natural lang. So just remember, pag dito sa left side, always go palayo sa mukha. Palayo. And then dito sa right side din palayo sa mukha. It's better to curl your hair pag ano, hindi siya bagong ligo. Know what I mean? Alam ko tamad ako maligo, pero I think mas nagtatagal yung curls pag yung second day hair. Kasi alam ko sa Philippines, lagi kayong naligo. Lagi tayong naliligo araw-araw kasi nga sobrang init. Pero dito kasi, usually katawan lang yung pinapaliguan ko, and then yung hair, pwede ko siyang hindi paliguan for 2 days. And then sa second day ako nagka-curl, kaya talagang parang ang ganda ng bagsak and everything. So, that's it for this video. I hope may naintindihan kayo kahit parang sobrang gulo na explanation ko. Hindi ba ako sanay mag-tutorial? I hope you guys enjoyed this video and I'll see you guys later. Bye!